Hirap nang makalakad ang 41 anyos na si Arlene. Kaya ang kapay o kumot sa salitang karaya. Itinatali ng kanyang mister na si Sunny at ang 15 anyos nilang anak na si Carlos sa halos 10 pulgadang kawayan. Tinatali namin ng 3 beses para hindi siya malaglag. Ito ang gagawing duyan o yung tinatawag nilang tuwang-tuwang. Ito ang kanilang magiging katuwang para madala si Arlene sa ospital upang makapag-dialysis. Pero hindi magiging magaan ang lahat. Malayo kasi ang kanilang bahay sa highway. At ang tuwang-tuwang ang pinakamabilis ng paraan para umabot sila sa nakaschedule na dialysis. Ang mag-ama dahan-dahang bumaba sa putikang daan. Ngawid ay. Ngawid din. Mabigat. Dulas. May mga tinik at saka yung daanan namin is maputik. Habang si Arlene mahigpit ang hawak sa kawayan. Nilusong nila ang maputik na taniman. Oops. At tumawid din ang sapa. Ang kanilang lakaran umabot ng halos kalahating oras. Hindi ko buti nga, pistolat na. Pagdating sa highway, inilipat si Arlene sa tricycle at bumiyahe sila ng halos 17 kilometro papuntang ospital. Apat na taon nang nagdadialysis si Arlene. Meron kasi siyang diabetes na nauwi sa chronic kidney disease. Ang 2 beses kada linggo niyang pagdadialysis ang tanging nagdurugtong sa kanyang buhay. Gabi na nung natapos si Arlene sa dialysis. Sa pagkakataong ito, mas magiging mapanghamon pa ang kanilang pag-uwi. Kamusta po yung pakiramdam after magdialysis? Parang gumagaan katawan. Mahirap kasi bibigatan din sila. Nakakaawa kasi yung nagbubuhat. Magsisimula na rin silang mga pa sa dilim. Wala na sapatos ko na yun. Alas linggo-linggo, yun ito routine namin. Minsan, madaling araw, alas dos, alas na. Yan naman, yung papa yung magandang. May mga pagkakataong tanging ilaw lang ng kamera ang nagsisilbi nilang liwanag sa daan. Iwatas mami mo to. Ang tuwang-tuwang bilang ambulansya, hindi na raw bago sa kanilang probinsya. Yung pinsan niya, may sakit din yun. At dito na rin yun namatay kasi malayo sa hospital. Mahirap buhatin si Mrs. kasi si mabigat si Mrs. Eh. Kahit na maulan, kahit na bumabagyo, tuloy pa rin namin yung pagdialysis. Stage 3 na ang sakit ni Arlene. Kaya kapansin-pansing namayat na siya. Lumobo ang tiyan, nangingitim ang balat, naninilaw ang mga mata at nakakalbo na. Iisip mo na mabigat ka sa kanila. Iisip ko sana kahit walang pera, basta walang sakit. Yun lang naman gusto ko, wheelchair para di sila may rapat.
Pag nawala na ako to, huwag umiyak to. Bakit kaya iyak? Yung mapapahinga na ako. Baka pagpahinga na rin kayo. Mahirap niya isip na pag wala ka na, paano na sila? Takot po kung mamatay siya. Manamahal po rin siya. Ang kalagayan ng kanyang ina ang naging inspirasyon naman ng panganay na si Carl para pagbutihan ang pag-aaral. Katunayan, consistent honor student ito. Pepeisip na lang po ako ng pagbutihan ng pag-aaral kasi po pag one day na mawala siya, at least meron na akong may tulong sa kapatid ko. Pero si Carl, namana rin ang sakit ng kanyang ina. Meron siya ngayong katarata dahil din sa diabetes. Kinakatakot ko po na di ako makapagtapos ng pag-aaral. Di ko po maiyaw na sila sa kahirapan. Bilang panganay po, alam ko po na responsibilidad ko na pag-aralin din po kapatid ko. Kada buwan, kinakailangan nila ng 4,000 pesos para sa maintenance na gamot ni Arlene. 2,000 pesos naman kada buwan ang gastos para madala ito sa ospital. Ang problema, matumal ang kita sa pamamasada ni Sunny. Sabi ko sa sarili ko, parang gi-give up ako. Inisip ko lang yun, pero dagdag problema din yun kung aalis o iwan ko sila. Mali naman yun. Parang inisip ko na iwan kung may problema, pero kawawa yung mga anak. Matatapos na rin ang libre at walang limitasyong dialysis sessions. Nangangamba rin sila ngayon sa balitang hanggang September 15 na lang ang libreng dialysis ng PhilHealth. Sana kukuha kasi patapos na po yung 90 session na yun at saka nagamit po sa pag-admit ni Mrs. Sana ko hiram o utang. Yung atin pong dialysis coverage, ang bawat session po, babayaran po ng PhilHealth ng 2,600 pesos. Ito po kasing pribilehiyo na ipinagkakaloob lamang ng PhilHealth sa tuwing tayo po ay nasa mga panahon ng kalamidad at sa kasalukuyan ay nasa ilalim tayo ng state of calamity. Ito po ay nagsimula ng March 16 at ito po ay magtatapos ng September 15. Mag-iba na lang kung magkakaroon ng bagong proklamasyon si Presidente. Ito ay talagang pinag-aaralan ng PhilHealth kung paano po ito patuloy na may pagkakaloob sa mga pasyente. The best talaga is kidney transplantation. Pero kung wala kang donor o medyo kinakapos ka sa financial, dialysis ka lang talaga. Pero paglilinaw ng LGU ng Antique, libre ang dialysis sa kanilang probinsya. Instead of the out-of-pocket expense, nai-enroll sila sa medical assistance program. Yung local government unit, meron siyang tulong doon sa mga dialyzers din. May inilaan na pondo para bilhin ito at ibigay bilang assistance sa mga qualified na pasyente. May mga emergency transport vehicles po yung ating mga municipal risk reduction management offices sa bawat munisipyo at yun po yung ina-access ng ating mga pasyente pag hindi po nila nakakaya na maglakad, nahihirapan po sila ng transport. Samantala, para makabawa sa isipin ni Sunny at Arlene, ang LGU binigyan ang kanilang mga anak ng scholarship. Meron kaming dala, Certificate of Scholarship Grant. Ito yung magdadala sa inyo na makapag-aral ng libre. Binigyan din siya ng wheelchair. Salamat, Sir Rick. Di rin sa tayo gawayawan kakwatnakin. Salamat, kidi. Mayan. Kaya mo lang man na nagadaan, ginapangayo kong wheelchair. Tutulungan na rin daw nila si Carl sa pagpapagamot ng mata nito. Laking pasalamat ko din po sa financial na binigay niya sa gastos ni Mrs. sa hospital, sa pag-dialysis. Makabawas din po sa gastos din namin sa bahay. Kasi nandyan din siguro si God na nabibigay ng blessing. Sa mga nais tumulong, sana mayroon kayong ginintong puso kahit pa paano matugtungan ang buhay. Wala pa mang pandemya, marami na tayong mga kababayan, pasan-pasan ang mga problema nila sa kalusugan. Nawa, sana maabot sila ng mga serbisyong medikal ng ating gobyerno kahit pa nasa pinakaliblib sila sa mga kanayunan. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.